Lagi na lang fried chicken, try naman natin yung iba. So today, ready na ang ating bell pepper, carrots, and onions. Siyempre, gamit na gamit ang ating non-stick frying pan. Very affordable lang to mga moms, 219 pesos lang to at meron ka ng non-stick na kawali. O, alam nyo na, yung link nasa comment section. Anyways, nag-ready lang ako dyan na medyo marami-raming mantika at pinirito ko yung carrots. Reminder lang, huwag nyong gawing french fries. Charot. Bahagyang luto lang mga moms and then iahon natin sa kahirapan. Next naman nating piprituhin is yung bell pepper. Very quick lang mga moms, yung parang sinangkot siya lang ba natin. Tapos ay hanguin na rin natin. Sigurado akong magugustuhan rin ng mga chikiting nyo to. Next naman, yung minarinate natin na chicken kanina ay piprituhin na natin ngayon. As usual, nilagyan lang yun ng hargina, salt and pepper. Ayun, dahil tamad ang first one, pinagsabay-sabay yung apat kaya nagdikit-dikit tuloy. Kaya reminder ulit, wag nyo kong gagayahin. O diba, yung kawali natin legit na non-stick. Ngayon ko nga lang na-realize habang ako ay nag-voice over na hindi ko pala ginamit yung tong na silicone. Buti na lang hindi nagasgas kundi yari ako. Breast part pala itong ginamit ko mga mare. Pero for me, okay lang din kahit may buto-buto. Wala namang kaso yon kahit nga pork yung gamitin nyo dito, pwedeng-pwede. Habang nga piniprito ko to, feeling ko gumagawa ako ng chicken popcorn. O diba, same procedure. Hindi naman kailangan lutong-luto mga mams, meron lang talagang nag-brown kasi nag-delete ako ng mga videos. Habang kasi nag-film ako, bigla ba naman nag-notify na memory full na daw. After maprito, mag-ready naman tayo ngayon sa isang mangkok ng vinegar, soy sauce, at ketchup at kahit anong brand nga ay pwedeng-pwede. Hetong ginamit ko nga ay samut-sari, merong banana ketchup, merong pang Jollibee, merong pang McDo. Alam nyo na yung mga ninja moves, magagamit din pala natin sa bahay. Hindi ko pala maishishare sa inyo yung mga sukat mga moms kasi tantiometer lang ang gamit dito. After ketchup, maglalagay naman tayo ngayon ng cornstarch. Yan na nga lang yung kinaya at talagang said na said na. Naglagay rin ako ng 1 1/2 tablespoon ng sugar pero kinulang pa yan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, tantiometer lang tayo dito. Halu-haluin lang natin at muntik ko nang makalimutan maglagay ng tubig. Mix all together lang natin hanggang sa wala ng buo-buo. At pagkatapos naman ay maglagay na ulit ng mantika sa kawali. Actually, yan pa rin yung mantika na ginamit natin kanina. Nilinis ko lang yung kawali ulit. Tapos itong sibuyas, abay nanlalaban. Mga moms, take note, wala tayong bawang for today's video. Kapag bumango na nga yung sibuyas, ay ilagay nyo na kaagad yung bell pepper and carrots. Syempre, ang pinakamahalaga, yung mga manok natin. Ayun, mix lang natin para naman magkaroon din ng lasa yung mga chicken. At tama yung mga hula nyo mga mare dahil ito ay sweet and sour chicken. Hindi tayo mabibitin ni Chow King for today's video. Maglagay na rin ang mga preferred nyo na mga pampalasa at syempre yung paminta, wag kakalimutan. Hinugasan ko lang yung mangko kasi magdadagdag tayo ng water. At least yung dinagdag natin ay meron pa rin lasa. Mindset ba mindset? Ayan, hinalo-halo ko lang para mapantay yung sabaw sa laman. Itsura pa lang nakakatakam ng mga mams. Tinikman ko na nga at dahil nga sa dami ng ketchup na nilagay ko, abay maasim pa pala. Syempre kasi yung ibang nilagay natin is tomato ketchup natural na maasim. Abay lulusot pa nga. Basta templahan nyo lang, alam nyo naman yung lasa ng sweet and sour, diba? Pag kumululuto na yan at ihahanda na natin ang ating masarap na ulam. Naku, kukulangin na naman tayo ngayon sa kanin. O siya, kung nagustuhan nyo itong video na to, please follow for more.